Welcome sa ating panibagong segment at ito ay tatawagin nating Monday's Tech. At ang tech na re-review natin ngayon ay ang XP Pen Deco 1 version 2. Okay? Ano nga pala ang pen tablet? Ito ang pen tablet na ginagamit sa paggawa ng art o digital art kung tawagin. So, ginagamit ito ng mga digital designers para makapag-drawing sila through computer. Alright? So makikita nyo, ito yung box niya at pagbukas nyo is blue box lang siya. At sa loob niya, taraan! Wala nang laman dahil ginamit ko na siya. So puntahan naman natin ang kanyang mga features. Roll VTR! So ang Deco 1 version 2 ay mayroong 10x6.25 inch na working area at meron din siyang 8 na customizable button. Sa likod ng mount ng pen niya ay may pangtanggal din ng pin. O, diba? Ang galing. Yung mount naman niya ay nabubuksan at pwede mo ring ilagay yung mga extra pin na kasama sa package. Meron siyang kasamang translucent na screen protector na may texture na parang papel. At yung original color naman ng pen tablet ay matte black. Ang kagandahan naman sa kanyang pen ay battery-less na siya. So, hindi katulad ng mga ibang pen, kailangan mo pang bumili ng separate battery. At yung dalawang button naman niya ay customizable ang function. Meron din siyang dalawang libreng port na para gamitin sa phone or tablet mo. Isang USB mini B at isang USB type C. Meron din siyang kasamang gloves na saktong-sakto lang sa akin kasi medyo malaki yung kamay ko. Kung maliit yung kamay mo, syempre maluwag. Hehe. So, tatlong araw ko naman na siyang ginagamit ngayon and satisfied naman ako sa kanyang result. So, sa XP Pen na to, kailangan nyo i-download yung kanyang software sa kanilang website. Pero, tingnan natin kung ano yung website. Punta lang kayo dito sa xppen.com, tapos punta kayo sa support, then downloads. Tapos, select product category natin is... Ito, Deco Series Tablet. Tapos makikita nyo na yung mga Deco series natin. At dito tayo sa Deco 1 version 2. Dahil yun yung pen tablet natin. So makikita nyo na tong mga drivers niya. So dito tayo sa Windows. Tapos hit natin yung Windows sa Windows 10, 7, 8, 9. Walang 9. So click lang natin yung download. Then pwede na natin siyang i-install. So sa akin, in-install ko na siya. Kaya ayan. So, pwede nyo nang i-customize ang inyong mga buttons. So, pwede nyo rin i-adjust yung pressure niya kung gusto nyo yung soft, kung gusto nyo yung hard, nasa inyo. So, ako kasi, personally, ako hindi ko ginagalaw tong mga to. Kasi, wala eh. Meron naman kasi sa Photoshop nung soft niya. Pero kayo, kung saan kayong komportable, yun. So, pwede nyo rin tong gawing fast yung ano niya, yung... Kailangan kasi siya relative. Yan, para ma-edit tong yung pagka-fast ng kina niya. Diba? Ang bagal. So, dali natin siya sa fast. Yon. O, diba? You know, ang bilis, oh! So, ako, nasa gitna lang ako lagi. Hindi ko talaga siya ginagalaw kasi wala eh. Hindi ko naman kailangan eh. So, pwede nyo rin to siyang i-customize yung mga click, yung dalawang button niya dito sa pen, pwede nyo siyang i-customize. Tapos, yung kanyang, ano, kung gusto nyo pa-portrait, tapos kung kaliwete kayo, dahil kung saan yung cable na komportable kayo, ayan, pwede siya. Tapos, yan, pababa. Kung saan kayo komportable, so ako, ito lang yung settings ko talaga. Tapos, express key settings. Ito. Ito na yung pwede nyong i-customize yung mga buttons na shortcuts niya. So ako hindi ko talaga siya ginagalaw kasi nga
gumagamit pa rin akong keyboard kasi mas sanay ako doon actually. Pero kung gusto yung gamitin to, sayang naman kasi yung functions niya. Ayan. Pwede nyo siyang i-customize. Ayan, makikita nyo yan. Sa mga ibang XP pen, meron din siyang ganito at meron din wala. Depende sa model. So, pinaka-the best model na nagamit ko is Wacom. The best. Pinaka-worst, Bamboo. So, ito yung pinaka-first na pen tablet na binili ko sa personal ko, ha? Kasi yung mga nagamit ko na yung Hiram or sa office, yun. Try naman natin yung kanyang pressure point. Makikita nyo yung mga layers ko, huwag nyo lang pansinin yun. Kasi gumawa na ako ng isang illustration dito. Sa ako kasi naka-dual monitor ako. So, yan, naka-full screen. Pwede nyo isa't sa full screen para mapunta yung mouse dito sa kabilang monitor. Tapos, pag absolute, ito yung buong range na to. Itong buong range na to, nasasakop nyo na yung dalawang monitor. Pag naka-relative, para kang naka-mouse yung, yun o. Diyan lang, pakita ko to. Yun o. So, para kang naka-mouse, yun. Kailangan mong i-ganyan-ganyan. literal na parang mouse siya. So, ito yung relative mode niya. So, pag naka-absolute kasi, sakop niya na yung dalawang monitor dito sa buong square na to, sa working area mo. So, ito yung nakikita kong isang problema sa kanya. So, kapag naka-settings tayo ng relative, hindi gumagana yung kanyang pressure dito. Dito kasi ako nag-ano ng pressure. Dito sa Photoshop na agad, hindi na dun sa mismong XP Pen na software. Yung ginagawa ko naman nun, yung ganung problema. Kaya hindi rin ako nag-a-adjust ng settings. Yan, nire-reset ko lang siya, ginagawa ko siya sa default. Tapos, sa isang monitor lang yung mouse ko. Yan, tapos, ayun na, pwede na siya. Ay, wala akong layer. Ay, ano ba? Pag soft yung ano mo. Yan, nakikita niyo yung pressure. Alam niyo naman ako, hindi ako marunong, ako yung designer na hindi marunong mag-drawing. Pero nakagawa ako ng ganito. Tcharan! Yan! Nakita niyo yung pressure ng sa loob ng mata. Yung pag... So, paano ko ito ginawa? Para lang to sa mga hindi marunong mag-drawing. Or pwedeng... actually, ginagawa ito ng mga ibang kasama doon sa work ko dati. So, ako kasi, ito yung aking... paano ba to? Parang pinaka trace or parang guide, kumbaga. So, ito yung ginawa ko nung una. Yan. Kinuha ko lang yung kanyang shape. Tapos, tinwist ko ng konti. Yan. Sobrang dali, guys, pag naka-pen tablet ka. Kasi dati gamit ko mouse lang. So, puro vector lang ako. Pero pag may pen tablet ka na, ang dali na lang lahat, promise. So, para sa mga aspiring na graphic artist dyan, I recommend this brand. XP Pen, napakamura lang niya. Sa akin, nakuha ko siya ng 3,000 pesos. Kasi naka-sale sa Lazada. Tingnan natin ngayon kung ano siya, magkano, no? Ayun! Grabe yung mahal. Weh! Ganito to kamahal? So, hindi pala siya budget, no? So, marami naman kasing ibang model. Pero ito yung pinakagusto kong model. Ito yung pinakamagandang review. Tingnan nyo. Tapos meron pa siyang ganito. Para kang ninja! Ozawa! Kalipa! So, nga. Medyo pricey nga siya. So, hintayin na lang kayo ng promo sa Lazada. Kasi maraming promo sa Lazada, eh. So, back to our illustration. So, eto, ganito lang ginagawa ko lagi. Kasi ako nga, hindi marunong mag-drawing. Ayan. So, ginawa ko lang, naglagay lang ako ng details. Paano ba? Boom! Ayan, o, diba? Details. Tapos, nireflect ko lang siya. Yan, para mabuo. Tapos na. Hindi. So, nakuha ko na yung shape na gusto ko.
Tapos gusto ko dito is may crack para hindi siya masyadong plain. Boom! Ayan. Tapos nag-add na lang ako ng konting details. Ayan. Tinanggal ko rin yung isa dito. Ayan, di ba? Para hindi siya masyadong even. Ayan. Para medyo realistic siya ng konti. Realistic? Di ako sure. Hindi. Joke lang. Para hindi siya masyadong halatang reflex. So, nag-add ako ng ibang details pa dito. Ang tagal kong ginagawa to, grabe, 2 araw. Kasi nangangapa ako. Tsaka hindi ako sanay mag-pen tablet. Dahil mouse nga yung gamit ko. Dahil vector halos yung ginagawa ako, hindi sketch. Okay? That is all for today. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo ang panibagong nating segment, ang Monday's Tech. Bakit nga pala Monday's Tech to? Kasi Monday dumating yung XP pen ko. At sinute ko na siya. Gusto ko na siyang i-shoot pala. Pero hindi ko nagawa kasi sobrang excited kong gamitin. Alright. So, kagandahan talaga dito is meron siyang pang phone. Kung nagta-travel ka, pwede mo itong dalhin. Plug and play lang siya. Actually, hindi ko pa siya na-try. Pero mukhang plug and play siya, tapos download mo lang software sa Google Play mo, then good to go ka na. Yun na. Maraming salamat sa mga nanood. And I will see you next time. Hell yeah!